Pakita mo muna. Ayan, ito po yung talakitok. Gagawin po natin siyang buttered fish. Ayan po, ang unang step is slice po siya para maibuka. At ang aking anay, ang aking asawa, siya ang slice. Tatanggalan po ng yan, mga hasang nalito pa. Lilinisin po ng maigi ang ating fish. Ang ginagamit dito ay meron din ganito, buttered fish talaga. At pag wala naman po, pwede yung talakitok. Meron din natin ang pinik. So, yung mga natira pa siyang pinik dyan sa gitna, kailangan tanggalin. Ayan po, hindi pa siya tapos. Nilinis lang muna. Tapos yung mga tinik po sa gilid, tinatanggal po yan. Ay, yung tinik sa gilid. Ayan po yung tinik na tinatanggal. Okay na siya. Ito na siya. Yan ang ating buttered fish. Meron pong buttered fish talaga. At pag wala naman po, pwede yung talakitok. Mas maganda yung mas malaki. Yung mas marami yung kakain, mas maganda yung mas malaki. Ito po yung ating fish. Ingredients, main ingredients po para dun sa buttered fish. Fish, breadcrumbs, and flour. Actually ano, pwede po, ang dapat po dito is tapioca powder, kaso wala po kami tapioca powder, kaya pwede na rin po itong ano, all purpose flour at isang egg. And yung first thing na gagawin is maglagay ng maraming oil sa kawali para deep fry yung ating fish. At ayan po, hintayin natin siyang ano, yung may uminit. Ayan po, habang nagpapainit pa tayo ng oil, ready na po natin ang ating fish. Ayan yung itlog. Ayan. Wala kaming tinito. Ayan, pwede na yung kamay. Ayan, malinis naman ang kamay na ating chef. At i-ready na rin po ang flour. Flour. I-mix po yung flour and breadcrumbs. And breadcrumbs. Dapat po talaga tapioca flour siya, pero dahil wala kaming tapioca flour, ang ginamit namin is all-purpose flour.
At yung fish, iyan, iyano natin dun sa egg. Ididip sa egg. Yung sa ano lang ha, sa loob na side, hindi kasama yung sa labas. Kasi yung loob, yun lang lalagyan natin ng ano, ng butter tsaka breading. Yan lang yung breading natin, yung pinakalaman. Tsaka siya i lalagyan ng flour and bread. Ayan po, pag mainit na po ang mantika, ayan, start na po natin hinaan yung ating apoy. Low fire lang po para hindi po masunog ang ating fish. Ayan. Okay, yan na po yung fish natin. Ready to fry. Unahin po yung backside, yung pinakadalas. Habang piniprito po ang ating fish, i-ready na po natin ang ating sauce para dun sa ating buttered fish. Ito po, meron po tayong green mango. Ayan, kailangan natin ng green mango. Parang toppings po niya yun eh, para sa ating buttered fish. Meron pong dalawang sibuyas. Depende po kasi yung sibuyas sa laki din ng mango. Minsan kasi may maliit na may mango. Pwede din po yung white na onion. Ayan, tapos isang lemon, isang buo, ilalagay natin ito lahat. Meron tayong patis. Ayan, ang patis po depende po sa panlasa nyo ha, kung gusto nyo ng mas maalat-alat pa or hindi, gusto nyo hindi masyadong maalat. Meron tayong sugar, ito sugar, at itong lasa, at meron tayong water. Ayan po ang ating ingredients para sa ating toppings ng buttered fish natin ha, parang sauce niya. Ayan po. Gagawin po natin ngayon. Ayan guys. Ayan po ang ginagamit natin. Ito po yung ginagamit natin na pangbalat para pagka ginagad, inano na yung mangga. Ayan. Nakaganyan siya. Oh. May shape siya. Pero kung wala po pa yung ganyan, pwede pong gamitan ng kutsilyo lang, yung knife, at ano, slice lang po ng yung manipis talaga. Ganyan pong ating ano, pagbabalat ng mangga at kung ano po yung magiging itsura niya after. Ito po ang ating buttered fish. Dahil low fire siya, ayan, hayaan lang po natin siyang maluto sa mahinang apoy. Balikan po natin siya mamaya pag medyo brown na siya. Ito po yung magiging tura ng palabasan ng mangga. Ito na po ang ating mango. Ayan na siya. Ayan po, ano, pwede, ready na po para baliktarin ang ating ayan, fish. Ayan po, ilalagay po natin ang ating water. Ayan, no, 1 cup of water. And sugar.
mix yung 1 cup of water, sugar. Butter, 1/2 cup sugar. Depende na lang kayo kung ano gusto mo, maraming sauce. Depende po sa inyo kung gusto niyo yung maraming sauce. Tablespoon ng fish sauce o patis. Dito namin po din yung sugar. Hanggang sa medyo lumatok siya ng kaunti. Masa matulog po yung sugar. Yan po, tinikman po kasi namin. So, parang kulang pa siya ng patis. At pinagdagan pa namin ng isa pang tablespoon. So, another, bali, 3 tablespoon na po ng patis. Depende po yan sa inyo ha, sa panlasa nyo. Kung gusto nyo yung mas maalat. Sugar po yan, water, at saka patis. Ating mangoes. And onions. Ayan po. Yung ginawa po nating syrup. Maganda po maganda daw po nilagay yung medyo mainit-init siya. Para maluto yung, para maluto yung sibuyas. Ayan po yung syrup na ginawa natin kanina. Yung may fish sauce, patis, sugar, and water. Yun po ang pinaka-toppings ng ating butter fish. Ayan, ilalagyan na po ng lemon. Diyan na po lahat ng ingredients. Nung tinikman po namin, medyo kulang pa po siya ng alat. So, nagdagdag po kami ng patis. Kasi depende din po kasi yan dun sa mangga. Kasi nahaluan na siya ng mangga. So, nagbago na rin ang lasa niya. Ayan. Depende po yan sa inyo ha. Dagdagan nyo na lang ng patis. At saka depende din kasi yan sa mangga. Minsan may matamis na mangga, may maasim na mangga. Ayan po, tinutusok-tusok po siya ng tinidor para maluto po yung ano, yung loob. Pumasok dun yung init ng mantika. Ganyan po siya, guys. Nilalagyan siya ng toppings na mingkong sa taas.